Mapagpala ka sa ating lahat, mga totoo mga hinday, kaway-kaway. Yan, partner. Sa araw na to, andito tayo sa Barangay San Vicente, Makilala, North Cotabato. Yes, at kasama natin ngayon si Ma'am Adi Cordero, partner. Dito at tayo. At mga idol, isa po siyang beauty consultant sa isang beauty company. At ngayon, nag-divert o parang nagustuhan niya na ang pagpa-farming kung saan kumikita siya dito sa kanyang orange farm na meron siya ngayon. How many hectares, ma'am? 4 hectares po mga idol. At saka every month po, almost always may harvest. Ayan. Ma'am, bakit naisipan yung mag-invest or mag-farming dito sa orange? Ano bang variety nito? Actually, ito, ang variety nito is Malaysian orange. So, yan talaga ang origin. Mm-hmm. So, ngayon, naisipan ko mag-branding kami. Tinatawag namin siyang Cordero Orange. Yes. Para pag naghanap si customer, accurate, si Cordero Orange yung hahanapin talaga. So, ito talaga, sir, na tanim ito ni Papa before 2005 pa. Bago so, lang? Opo, year 2005. Oo, ngayon, ano, syempre, andun tayo sa, syempre, estudyante. Mm-hmm. Binigyan din kami ng freedom ni Papa mag-choose ko anong career yung pipiliin namin. Yes. So, ayun, before ako ni-graduate, nag-engage ako sa isang beauty company. Ayun, nag-enjoy naman ako ng sobra. Pero, since nung earthquake dito sa Makilala, sa North Cotabato, so, dun yung first time talaga na, ano, parang, syempre, no choice ako. Wala akong production that time. So, yes. Kasagsagan ng harvest na to, so, naisipan kong mag-market. Mm-hmm. Oo, since wala akong halos income nung time na yon. So, nag-market ako. So, dun ko nakita na meron talagang income dito sa oranges namin. So, after earthquake, nagka-pandemic, so, dun na talaga nag-start na ako na yung humawak talaga sa marketing ng orange namin. Wow! Yes. So, from 2019 po mga idol, hanggang ngayon, and developing pa at mag-expand pa kayo ng orange. Yes po, hopefully. At always sold out ito. Yes po. At magkano usually, ma'am? Halimbawa sa mga mag-inquire o bagong customer natin, usually, how much ang per kilo nito? So, ito, farm gate price is 80 pesos. Ayan. Oo, 80 pesos. Sa one month average natin ng harvest, mga ilan po? Paiba-iba kasi siya, sir. So, may time na yung pinaka-least niya talaga na harvest in a week. Kasi weekly yung harvest namin. So, 400 kilos. In minsan, naabot siya 1 ton. So, sobra. So, paiba-iba talaga siya. So, okay naman. Okay naman yes. Pag, ano, pero kung total partner, income. Kung total sa 1 month, usually ang averaging natin sa 1 month. Ano sir, pagka sa peak season, let's say, ano, nakaka-harvest siya ng 2 tons a week. 2 tons a week? Yes po, dun sa peak season niya. Opo. Pagka sa lean season niya naman, 400 kilos, minsan mag 500, mag 600. Basta ang lowest harvest namin, yun yung 400 kilos. A week? Yes po, a week. Times 80, kayo na pong bahala. Partner. Ayun, so dami. So, nakaka-inspired po dahil si Sir Adi, ay si Ma'am Adi ay nag-shift, nag-divert niya ito sa farming. Yes. So, from beauty consultant, ganito. Pero, mega love shoutout mo din kay Sir Toto Cordero, kakoy-koy po sa inyo. At kay Sir, kay Ma'am Madi, ano tawag na ma'am, yung nag-picture sa inyo? Mama Go Gaga. Mama Go Gaga. Hello po sa inyo, kakoy-koy. Sana makapag-collab kami sa inyo. At napaunlakan kami dito. Maraming salamat din kay Sir Jong. Alvarez, saka kay ma'am, yung misis niya dito ngayon, nagbibidyo sa atin. Ayan, partner, balik tayo doon dahil kung ganun kalaki lang naman ang kikitain mo, partner, dito na tayo mag-farm. Diba, siyempre? Sa isang linggo, yung 500 kilos, so ita times natin sa 4 weeks, 2,000 kilos. Usually. Mean, pag hindi peak season. Oo, pag peak season, 1,000. Oo, maabot pa ng 2,000. So, napakaganda. Pero ma'am, dito sa inyong Malaysian orange, yes. Saan po nang galing yung ano niyo yung breed niyo? Sino po ang nag-start talaga dito sa pagtatanim niyo? Tsaka ano yung ginawa niyo para mas maparami niyo pa yung harvest kasi merong mga tiktik na ganoon eh. Opo. So, ang origin nito, binigyan si mama ko. Si mama ang binigyan. Si mama ang binigyan ng isang sibling lang. Wow. So, since nursery operator kami, plant nursery operator si papa ko. Mm-hmm. So, siya ang nagpropagate, napadami niya. And yun, nakapagsimula kami mag-plant ng 1 hectare. Oo, yun talaga yung main business namin, yung plant nursery. So, si Papa ang unang nagtanim dito, tapos
lahat-lahat talaga ng mga technique. Siya. Oo. Ayun, kay Papa ayun. Talaga 'yan lahat. So, ano ba talaga Ma'am Adi, yung tawag nito, yung season kumbaga na marami siyang bunga dahil kahit ngayon po ang dami po mga ilang kilo na po talaga ito siya. Ito mga siguro na sa mga kaya siya ng 4 kilos. Ano ba yung season ng fruit? Ito lang. Along month yung season? Yung season niya, pinaka season niya talaga Bare months. Oo. Ngayon pwede na. Yes po, pero ang pinaka peak so far talaga November. Tapos na. Oo, pero eto, marami pa din siya until now. Okay. Oo, siguro by January siya mag-start na, as in, dahan-dahan ako, konti talaga yung harvest. Oo, so, ayan, madami talaga siya, sir. Partner, ito partner, ako curious ako dahil sa ganitong season, ngayon nga, umaabot ng 2,000 kilos Kitans, every week. Kitans. Yung, every week every yun. Week, oo, pagka-peak season. Ah, 2,000. Oo, so yun. Ma'am, kasi sa isang farmer talaga, ang pinaka-challenging doon, paano mo siya i-market? Kung ganun kalawa. Kasi medyo marami talaga yun eh. Kung isipin mo, paano mo siya ibibenta? 2,000 kilos yun. Pero sobrang ganun karami, 8,000 kilos every month, ano yung marketing strategy na ginagawa nyo? Paano siya binibenta? Paano siya minamarket? Anong ginagawa nyo, ma'am? So, sa marketing, ako talaga yung nakatoka dyan. Ayun. Oo. Buti na lang, talaga. Dito tayo. Ako talaga sa marketing, yes. Wala na headache yung parents ko. Ulo ko na yung sumasakit. So, ang ano ko talaga sa market ko, mostly, may mga sellers ako na mga kakilala ko. Ayun. Which is, dun din ako mas happy than mag-connect sa mall. Kasi, di ba, usually yung tanong, Adi, nag-ano ka na ba? Nakipag-connect ka na ba sa mga malls? Ganyan-ganyan. So sabi ko, sa ngayon kasi, short pa din naman talaga yung supply sa demand. So sabi ko, mas happy ako na may natutulungan akong mga kakilala na kumikita din sila dito sa product namin. Kasi usually, ang retail price sila nasa 100 pesos. Pag medyo malayo-layo na, syempre gumagastos na ng shipment. Yes, yes. So, 120, depende sa area, may 140, may 150. So at least, kumikita ako, kumikita din sila. Win-win situation. Yes, win-win situation. At ang pinaka gusto ko talaga dito so far, may mga challenges din naman talaga sa marketing, pero kaya lang talaga siyang i-market lahat. Ganon ka. Oo, na hindi ako nagbabagsak presyo. Ayan. Oo, na ganon kahit ka confident. So, follow-up ko kahit dyan. Peak. Oo, kahit peak season, hindi ako nagbawas kahit piso. So, control mo. Halimbawa, kung hindi peak season, tumataas ba sa 80? Ngayon, possible ganyan. Dahil sa taas talaga ng demand. Oh. Oo. So, syempre, andun ka talaga sa ano na, syempre, mamimili ka sino yung bibigyan mo. Diba? So, tama. Pwede kong gamitin din talaga yung mag-increase talaga ng price kasi syempre, konti lang yung demand. I mean, konti yung supply sa demand. So, may possibility. So, like ngayon December, tumaas na rin ako ng konti. Konti lang naman. Kasi syempre, peak season, it's Christmas season. Yes. So, ang demand ng fruits, ano talaga, mataas. As in super mataas talaga siya. So, kaya ayan, nagpasabi na ako sa mga sellers ahead, siguro mga second week siguro ng November, nag-ano na ako sa kanila na increase tayo by December. Effective December 1, mag-i-increase talaga tayo. Alam. Yun partner. So, sa pagkaka-intindi ko kay Ma'am Adi, talagang confident siya na alam na alam niya yung ginagawa stable niya. Stable ang pricing. Kaya alam na alam sa niya. Marketing. Sa marketing. Yes, alam na alam niya yung marketing niya. Mm-hmm. Ito kasi yung advantage sa lahat na napuntahan namin. This is the first time na nag-interview kami ng isang orange. At it came all the way from Malaysia pa. So it came, ano pa, isa lang na isang ano ma'am. Isang seedling lang talaga siya. Isang seedling siya. Lang. At napadami nilang ganito marami. So 17 years na ma'am, ganito. Yes po. Ito yung old nilang na mga citrus. Or ito yung ano oldest trees. Pinaka-unang area talaga ito. Okay. Malaysian orange. Yes po. Ano ba yung pinagkaiba dun sa citrus at saka sa Malaysian orange? Matamis kasi siya eh. Oo, ganito yan. Citrus family pa din naman siya, pero pagka kasi citrus, 'di ba? As in maasim talaga siya. Yeah, so, maraming varieties kasi ang citrus. So, eto orange talaga siya. Explain ko na rin bakit orange na green naman tama, siya. Yes. So explain ko na rin ito. So, hina-harvest namin siya, mostly green talaga siya. Kasi
mas matagal yung shelf life niya, mm-hmm. 'di ba? Hindi naman pwede mag-harvest tayo ng yellow na lahat, mm-hmm. tapos ang shelf life niya maglast nala ng mga 5 days. Yes. Of course, mahihirapan yung sellers. Andun yung pressure, mm-hmm. kung paano mo siya i-market right away na hindi ka aabutan ng ano ba, pagkabulok or oh, yes. yan, o, oh, ba? Diba? So, kaya hinaharvest naman siya ni green. Pero, even ni green siya hinaharvest, sweet na talaga siya. Yes. Oo. Mm. And then, eventually, magti-turn din yung kulay niya into orange. As in, full na orange? Yes po. Pag totally hinug na siya. Oo. Nanaharvest. Oo, magti-turn talaga siya. Ayan. Oo. Pero, ang isa naman explanation doon, it's green outside, but orange inside. Ayun, diba? Orange. Kasi orange talaga yung laman niya. So, hindi yung appearance niya, kundi yung sa inside. Oo. Pero kung antayin mo, kung curious ka talaga, o sige, antayin mong mag-orange muna yung balat. Oo, oo. Mas sweet na pagka ganun. The more siya ma-stock, the more siya mag-sweet. Yeah. So, in addition to that, ma'am, ano yung mga pwedeng i-harvest natin na appearance nito? Kasi, nakapag-harvest po tayo mga doon at some nitong harvest natin, isa lang anong daw pala yun. So, sa atin po kasi mga idol, kung common po tayo sa pag-harvest ito, pag-pisil natin na malambot, kinog na talaga, di ba yun, partner? Isang way yun. No? Yes, isang indicator talaga yun. Kaya lang, siya, hindi mo siya pipisilin. Okay. If you feel mo lang. As in, hindi kami nagpipisil. Oo, gaganinin mo lang siya. Maramdaman mong malambot siya sa loob. Mm-hmm. So, yan, I don't know sa inyo pisilin. Ha, sa akin gano'n. Bawal siyang pisilin. Kasi pag pinisil mo siya, lalo pag lalaki, medyo malakas yung yung pressure mo. Talagang lalambot yan. Yes. Kasi, diba? Pero sa appearance, so, ano po ang sa appearance, syempre meron siyang konting dilaw. Like, saan po dito? Like ganito, sir. Ito. Ito, tama ito. Oo, may mga ano siya. Kasi kunting sa dilaw. Oo. Yung iba naman na akala mo, nalaglag na, hinog na 'yon. Sure. Oo. Minsan kasi yung may akala ka na hinog na kasi parang yellow na siya. Pero sunripe lang po ang tawag doon. Sunripe po 'yon. O maghanap tayo baka ng sample. Dito meron tayo. Ito, sunripe. Tulad dito. Ayan, ito. May dilaw siya pero sunripe lang 'yan siya. Pero talagang baby pa yan, kulang pa yan talaga sa ano. Uh-oh. Kasi bata pa siya. Hindi ko napisilin. Huwag mong pisilin, i-feel mo lang. Hindi ko napipil talaga. So, ganyan siya. So, hindi rin ganun kadaling mag-harvest, especially pag walang ano, walang sikat ng araw. Oo, kasi hindi mo talaga basta-basta ma-identify, lalo pag baguhan ka na harvester. So, okay lang yun yung mga ano na namin dito. Matauhan. Oo, gamay na nila yan. Basta mahirap siya i-harvest pag ano, pag malilim. Pag hinog sa puno, masarap talaga siya. Yes! Kagaya nito, nalaglag na eh. Opo, masarap siya. ito, literally, orange outside at saka orange din inside. So, sana po nasundan nyo yung mga totoo mga hinday ha, dahil manipis na. Ito pong, manipis yung balat niya talaga. Ito pong farm nila dito ay napaka-unique dahil nga, naka almost 7 hectares pero yung plantation nila is 4 hectares. Nasa 4 hectares ma'am, sa isang hektarya ilan yung tanim niyo na ano? Ano siya sir, dito parang siguro in 1 hectare nasa mga 300 trees. More or less 300 kasi total ano namin lahat almost 5 kasi may isang area pa na naka-separate. So, ang na-plant talaga lahat, nasa 1,500 hills. So ganun karami. 1,500 hills. Sa 5 hectares. Yes so, 300. So, napakaganda. Mga totoo mga hinday, ha? So, alam na ni ma'am. Kasi since 2019, siya na nagmamanage. And, mapapansin nyo, mapifeel nyo din yung concern niya doon sa mga reseller niya. Yung isang marketing strategy kasi, pag nagbenta kayo, wag lang puro sarili mo lang at ikaw lang makaka-earn. Dapat isipin mo din yung nag-support sa'yo, nag-distribute na gusto magbenta din para makasustain din siya, natuloy-tuloy din yung pagbebenta nyo at yun din yung magiging benefits nyo lahat-lahat sa isang kumpanya. So, ang galing. Yes. At saka partner, parang may analysis ako dyan eh. Bakit kahit peak season siya, hindi siya nagbabagsak presyo at almost sold out pa rin siya mga doon. Dahil matamis ka talaga pala partner. So, halimbawa kung maasim ito kagaya ng mga literal na citrus, siyempre kung
bibenta mo sa market, 20 lang ata per kilo, per 20, 30. May ganun. Oh, so hindi din siya matatangkilik, hindi mauubos. Puro pag ganito na matamis, syempre hanap-hanapin ito ng mga nakabili na. Opo, tsaka marami kaming mga regular customers, as in weekly talaga bumibili. So ginagawa nila, fresh juice, ini-squeeze. Yes. So yun yung drinks nila every morning. Oo, so marami kami customers na ganun. At the same time, yung naging marketing strategy ko na even peak season, talaga nasa-sold out din siya. Kasi, ano, from time to time, kailangan may bago akong customer. Hindi ako, parang, ayoko mag-settle dun sa existing customer ko. Oo, kasi hindi mo naman ma-sure na yung customer mo ngayon, customer mo din by next week. Yes. Oo, hindi mo naman ma-sure. Yung seller mo ngayon, halimbawa, mag-order siya 200 kilos, the following week, ganun pa din order niya. So, hindi mo talaga masiguro yan. So, what I did, connect ako ng connect. Pagka may napuntahan ako isang area, patikim ako ng oranges, ini-introduce ko talaga siya. Hanggang sa maghanap ako ng yung interested magbenta. Ayan. Oo. Tsaka happy talaga ako pag yung may seller ako na mahanap. Totoo yan. At saka partner, happy din tayo, nandito tayo. Of course. And then sa mga gustong bumili at mag-order ng ganitong citrus, may bibigay kaming number kung sino yung pwedeng i-contact dito kay na ma'am. Yes. So in connection to that, ma'am, kasi sa nakapagbanggit po kayo na nakapunta po kayo, nagbibigay po kayo ng orange pa sample. Yes. Saan usually nakakarating yung inyong ano, kasi ikaw sa marketing, yung inyong orange? Opo. So far, within local market pa lang naman talaga kami. So, within makilala, mga fruit stands, meron akong seller sa Kidapawan, sa somewhere in South Cotabato, meron din sa Pulumulok, Jansan, Malandag, Digos, Bansalan, may Magpet, may Kabakan, Matalam, Amas, Midsayap, Aliosan, Libungan, opo, Cotabato City, Maylanao. Meron ako sa Luzon, pero wala akong seller doon. Usually, nag-o-order lang for personal consumption. Okay. And yung pagka magpunta sila na Luzon, mag-order sila, yun yung pang pasalubong nila. So, ganyan lang usually yung ano ko. So, grabe no, within local. Within local lang yung 2,000 per week na ubos partner. Yes po, opo. Tsaka meron din ako yung mga kasamahang sales directors sa Butuan, meron din sa Prosperidad, malakas sila mag-consume ng orange dyan. Yan. So last na tanong ko partner, ma'am, sa tagal nyo po, from 2019, ano yung pinakamataas na presyo nyo po dito sa orange nyo? Okay, so ang pinakataas talaga, pinakamataas na price na naipresyo ko, ayun, 150. So, nag-trade fair kami bago lang po sa Midsayap. So, ang price ko doon, 120 doon sa mga small, extra small to medium sizes. Yes. And then, large to XL, yun yung 150 pesos ko. So, ganun siya kataas kasi, syempre, nagbayad ka ng pwesto. Oo, may room accommodation kami, may tauhan ka. Tsaka mga food allowances niyo, ganun. So, yun, na-try ko siya. Pero, at first, pinakiramdaman ko muna yung response ng mga customers. So far, okay naman. It did well. Oo, kasi yung iba, meron kasi talagang tao na gusto talaga nila big sizes. Yes. Premium quality. Yes. Oo, so pinipili ko talaga yung makikinis. Malalaki makikinis talaga yung 150. Nilagyan ko pa ng sticker, Cordero Orange. Yeah. So minsan pag nagtanong, anong difference nila? Minsan, joke lang naman, pero sabi ko, ma'am, kasi naka-sticker. Pero actually, the same lang naman sila. Sizes lang yung difference. Yes. So, ginawa ko lang yun na technique to compensate the expenses. Tama. So, yun yung good thing kasi kaya ko mag-dictate sa price. It's up to me na kung paano ko siya ima-market at bibilhin ng customer. Yes. Kasi kung ang response naman, medyo hindi talaga, parang namamahalan talaga. Oh, pwede ko naman i-adjust. Yun naman yung kagandahan. So ang pinaka importante dito, kahit konti yung harvest, wala talagang lugi.
kasi hindi ako papayag na malulugi. Yeah. So, parang kumikita talaga. Ang galing. Pero hindi naman ako nagte-take advantage. Yung 80 pesos, sakto lang din talaga yan. Kumbaga, dun lang nakakabawi pag peak season na talaga. Ayun, totoo naman yun. Kasi nga, kasi, bare months. Sa ano pa lang, sir, dito pa lang sa grass, diba? Yeah. Sa maintenance. Hmm. Diba, kita nyo naman, sa grass maintenance pa lang, magastos na talaga yan. Kaya, minsan naman ang joke ko, oh, adi, ba't mahal na? Kasi ang mahal ng gasolina. Hmm. O yun yung joke ko, na totoo, diba? Yes. Kasi mahal talaga yung gasolina, my goodness. Magpadamok. Ayun, Mower to eh. Jokes are half meant. Masabi na ni ma'am. Wala na, totoo na talaga yun. pero don't forget to subscribe si ano si Ma'am Adi. Adi Cordero, may channel po sa YouTube. Opo. Napakaganda. Pero tanong ko lang, Ma'am Adi, for the last few years na na-handle mo tong inyong Malaysian Orange. Yes, what are those advantages na magkaroon ka ng isang farm na ganito na napakaganda at very ano lang limited yung nung ikaw lang nagsusupply eh, konti lang kayo. Wala pa. So, anong advantages po doon? So isang kagandahan talaga, isang advantage niya yung konti lang yung may ganitong product. So hindi lang naman kami nag-iisa, 'di ba? Marami ding mga citrus farmers. Yes. 'Di ba? May mga ano din sila, pero ang advantage sa akin kasi, kumbaga nakatatak na talaga si Cordero. Yun. Kaya naisipan kong gawin siyang Cordero Orange, yung Cordero brand. Oo, nakatatak na talaga siya. So, even yung governor namin, si Gov Lala, yan talaga yung isa niyang, ano, isa niyang pampasalubong. Ah, ito. Oo, ginagawa niyang token. Yes, yes. Oo, so, ano po, yun. So, ako as a daughter of the, ano no, yung parang pinaka-founder namin si Papa, yes, si yes. Papa Toto, Toto Cordero. So, ako, talagang sobrang, ano ako, sobrang proud sa product. Totoo. That's why nung na-umpisahan ko siyang hawakan yung marketing, sabi ko, ay. Madali lang. Opo, madali na siya i-market dahil masarap siya. Oo, yun naman talaga. At the same time, confident ako mag-market dahil alam ko yung quality ng product. Yes. Oo, so sabi ko talaga, kailangan, andito talaga ako. So kahit mag-engage ako with other business, di ba? Kasi may mga ibang mga ano pa tayo eh, may mga ibang racket pa. Yes. So, until now, beauty consultant pa din ako, yes, yes. Di ba? Pero nasa puso ko na talaga itong Orange namin na ito talaga yung pinaka-top priority ko. Kasi sa ganda niya, sa quality ng product, at talagang hinahanap-hanap siya, kailangan ako talaga yung isa na mag, ano kay Papa, yung mag-support. Yes. Oo, tsaka napaka-importante, si Papa naman talaga yung sa production. Mm. Diba? Siya yung sa production, and yung kapatid ko lalaki, tapos ako yung sa marketing. Yun, teamwork. Oo. So, yes. It's a family business. Yes. Ngayon, ng Cordero yes, Farm. Dito lang yan sa Makilala. Pero ito, ma'am, karugtong dun sa tanong na yun, the advantages, ano ba ang, what do you see your farm, Cordero Farm, in the next 5 years or 10 years? Kasi 17 years and growing eh. Apo. Medyo nag-expansion eh, medyo lumadami. How do you see your farm in the next 5 years po? Ano sir, hopefully mas ano pa, mas makapag-expand pa. And may isa din kaming plano, plano pa lang yun. Din talaga siya sa ngayon. Mag-produce kami ng mga processed products like bottled, bottled juice, tapos yung mga concentrate, pwedeng may candles, yes. May sabon, may car scent, may, alam mo yun, marami talagang products na pwedeng i-produce dito sa Orange. Tama, totoo. Oo, yan talaga yung, hopefully, 5 years from now, meron na yun. Yes. Hoping and praying for that. Oo, kasi, as a fresh fruits, wala kaming problema naman so far. Kaya talaga siyang i-market. Kaya i-market. Oo, pero, yung gusto kong gawing processed products, of course, hindi naman 100% sa harvest mo, diba? Pwede mo ibenta. So, there are some kasi na may mga tusok ng fruit fly. Yes. So, yun yung gusto kong mapakinabangan. Na as in, walang tapon talaga lahat. Tama. Lahat-lahat ng harvest. Tama yun. Oo. So, ang galing so, partner. So, yes. Bago tayo magtapos, ma'am, any inspiring message ito, partner. May tanong pa ako kay ma'am. Sige, eh. Sige, game. Yun ma'am, dahil nga dun sa advantages na ganun, eh, paano yung matuto mga hindi natin nanonood sila ngayon, sigurado na-inspired sila sa'yo. Masyadong maraming mga marketing strategy ang ginagawa nyo dito.
halimbawa, ma'am, eh, magtatanong sila kung pwede bang mag-farm visit dito sa inyo. Okay lang po ba? Kasi pwedeng gawing agritourism eh. Oo, ano po yung nakikita nyo doon? Yan din ang isang plano ko, pero plano pa lang for now. Ang sa farm visitation, hindi ko pa talaga lahat, ha? Kasi marami na talaga gustong mag-visit dito, yes, dito, pero hindi ko pa talaga lahat ma-accommodate sa ngayon. Pero later on, gagawa din kami ng magandang plano kung paano namin ma-handle yung mga guests na gustong mag-visit dito. Kasi maganda din yung area, pwede talaga siya, potential talaga siyang gawin as agritourism. Yes, yes. Oo, so... Yes, sir. Looking forward. Baka next year, pwede na yan. Yun. Oo. Ha? 2020. Oh, December 2022 na tayo ngayon. Yeah. So, malay nyo. 2023 na next month. Oo. So, pag-uusapan namin yan. Ayan. Basta, walang magpipik, ilalagay sa bag. Kasi, na-try nyo na. Opo. May na-field trip din kasi dito, sir. Ayun. Oo. Tapos, oh, yan na yung main reason. Yan yung, main reason. Kasi, ano, sir, yung kahit anong sabi mo, syempre, before sila mag-ikot, syempre, papalahanin mo, may mga do's and don'ts ka, ganyan. Ayun na, pag magulat ka, ayun, nasa bag na sila. Sa bulsa. Smile, smile. Wala naman sa bulsa, naalala ko talaga bag. Baka dami siguro yun. Pero sigurado, smile, hindi. Smile, smile. Sigurado part na hindi naman malulugi yun. Yes. Hindi naman. Hindi kaya na lang, syempre, very kasi kami, very conscious kasi sa harvesting. Tama, tama. O hindi pwedeng basta gaganinin mo lang. Oh, so gamit, dapat gagamit ka ng pruning shear. Tama, tama. Oo, so ganun kasi may proper way talaga ng pag-harvest. Oo, kasi magtatampo din si magtatampo siya. Oo, kaya dapat i-love talaga yan. Yes, magtatampo pala ito. Ayan, partner. Oo, kaya sige lang. Pag-iisipan ko yan ng maraming beses. Oo, pag-uusapan namin yan. Pag-start mo man, pwede ba kaming, welcome pa ba kami dito? Of course! Kayo talaga? Kayo talaga dapat ang unang pupunta sa sa opening. Wow! Walang bag yun. Pwede mo yung maleta para mas marami. Hindi, may baon ka na siguro niya pruning shear. Pwede. Ayos. At saka mga idol, siguro marami pa tayong gustong maitanong kay ma'am. Pero maybe gagawa na lang tayo ng part 2. Mag-comment po kayo mga idol kung ano yung inyong makatanungan. At least in the part 2 ng ating video with Mama Adi Cordero, pwede nating maitanong din sa kanya. Yes, siyempre, yes, yung mga yes idol. Siyempre, tatalakayin po natin mga idol soon. Maybe soon, ang part 2 natin yung paano ang pagtanim ng orange, distancing po niya mga idol, ano yung fertilization guide, at saka mga pesticides ba, organic man or inorganic ang chemical inputs, inputs dito. Mm. Tatalakayin po natin yan. Siyempre, si Ma'am Adi Cordero po mga idol is nasa marketing side. Yeah, maybe yeah we can ask somebody na master dito sa technicals po mga idol. Yan, ma'am, may any inspiring words or message po ba kayo? Nasa ibang larangan po, pero nag-atubili sa farming kung saan po sila sa kanilang business ba or sa farming na nag-alangan na kumikita naman sila. Anong masasabi niyo po sa kanila? Opo. So sa akin, ito kasi talaga, pinanganak ako sa farm. Lumaki ako na ang parents ko, farmer na talaga sila. So, parang part na rin ito ng buhay ko. So, nagkaroon man ako ng other career, bumalik din ako sa farm. Yes. Oo. So, marami akong kakilala, mga nakakausap ko during seminars na nasasalihan ko. Konti lang kaming mga millennials. Okay. Oo. So, ako, i-encourage ko na huwag kayo matakot mag-farming. Kung anak kayo na isang farmer, ang sarap sa feeling ng magulang mo na farmer na ipakita mo rin sa kanila yung interest mo sa farming. Yes. So, huwag kang matakot. Kung, eto ha, talagang, para bang, kasi, pagka magpa-farm daw, baka mangitim, papangit, tingnan niyo na lang po ako. Syempre, hindi ko hinayaan. Oo, so ako, hindi naman talaga ako yung nag-work whole day dito sa farm, nag-work half day, pero inaalam ko everything talaga dito sa farm. Yes. Kailangan matutunan ko talaga, oo, yung supervision, management, ganyan, tinutas. Inaano ko talaga siya ngayon, pina-practice ko talaga siya. Pero, when I visit ako sa farm, nakaayos ako,
naka-sunscreen. Sabi ko nga, parati naka-sunscreen, naka-kilay, ganyan. So, ang farming, hindi naman siya kailangan talaga na ikaw, yes. Oh, especially kung maganda ka, Inday, oh, Toto, si Toto tsaka mga Inday, oh, Inday, kung feeling mo maganda ka, feeling mo hindi ka bagay sa farm nako, nagkakamali ka dyan. It's a matter of sunscreen. Diba? Oh, basta ano lang, ganun lang. Ang farming kasi, napakaganda talaga ng farming. And dito ko nakita during pandemic, sabi ko, and nasa beauty industry ako, syempre, sino ba yung bibili sa akin that time? Meron naman, pero of course, nabawasan talaga. Mm-hmm. Oo, tapos yung iba, nag-stop talaga ng gamit kasi priority natin pagkain. So, pagka nasa field of agriculture ko kasi, syempre, ang tao, kahit anong mangyari, kahit anong hirap, kakain at kakain tayo. And dito sa product namin, during pandemic, nakatulong din siya kasi kailangan natin ng vitamin C for our immunity booster. Yeah. Diba? So, alaking bagay. Ayun. Tsaka, ayan, magtanim na tayo. Kailangan maraming mga magagandang Inday na farmer. Yes. Oo, invite ko kayo. Yes. Ayan. Maraming salamat mga idol, ha. Sana po marami kayong natutunan dito kay Ma'am Addy Cordero. At inspired na inspired talaga tayo, partner, dahil nga sobrang dami pang pwedeng i-share sa atin si Ma'am Addy. Pero marami tayong time. Babalikan natin sa susunod. Please don't forget to subscribe itong channel po namin ng Pinay Palaboy and click na notification bell para updated po kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado yan, kagaya ni Ma'am Addy Cordero, makikita tayo sa farm nyo. Yes, at saka mga idol, don't forget i-subscribe po si Ma'am Addy Cordero. Yes. Addy Cordero YouTube channel po ang kanyang pangalan mga idol. At saka kung gusto nyo po ang ating video, please like ang ating video, mag-comment, i-share ang ating video para maraming makapanood. At saka ilagay po namin ang contact ni Ma'am Addy kung sinong gustong bumili ng citrus farm, citrus, orange fruit, sorry, may honey bee. Malaysian orange. Bata yung farm. At saka mga idol, yun nga po, don't forget, i-click yung notification bell para updated kayo sa upcoming videos natin. Maybe magkaroon pa tayo ng part 2 dito sa farm ni Ma'am Addy, yung kanyang Cordero Orange Farm. Ayan. So, wag palagi nyo po tandaan, iba't ibang farm, iba't ibang diskarte, kanya-kanya pong technique. Kung masusundin nyo po yung technique na yun, sigurado yun din po ang possible na magiging resulta. So maraming salamat po sa inyo mga totoong Inday mula yan dito sa Barangay San Vicente, makilala North Cotabato. Yes. Kasama natin si Ma'am Addy Cordero. Maraming salamat, happy farming mga idol. Kaway-kaway. Bye-bye.